I'm going to stop the fight. Max, I'm going to stop it. Please! Please, you're going to hit too much, Max. Isang Russian boxer ang namatay dahil sa natamong brain injury. A man died at Prince George's County Hospital Center this morning. He had bleeding on his brain. Sa nakaraang video natin kung saan itinampok ang buhay ng future boxing superstar na si Richard Colon, ay nalaman natin kung gaano ba talaga kadelikado at kahirap ang buhay ng isang boksingero. Sa bawat akyat sa ibabaw ng lona ay walang katiyakan kung makakauwi pa ba sila sa kanilang pamilya. Tinatawag nga naman diregma ang mga boksingero dahil sa lakas, tapang at tibay ng loob sa bawat sabak nila sa kani-kanilang laban. Sa video natin ngayon ay matutunghayan natin ang isa na namang boksingero na nagbuwis ng buhay para sa kanyang pangarap. Ang batang boksingero na abot kamay na ang pangarap subalit sa isang iglap lamang ay nawala ng parang bula kasabay ng kanyang buhay. Mad Max! Maxim Dadashev! Isang malagim na disgrasya ang sinapit ng undefeated knockout artist na si Maxim Dadashev na tatapos sa kanyang buhay. July 19, 2019, isang mahalagang araw para sa Russian boxer na si Dadashev ang sasalubungin nito sapagkat isa ito sa pinakahihintay niyong pagkakataon. Para sa undefeated boxer ay kailangang maitawid at maipanalo niya ang laban kung saan ang mananalo sa pagitan ng kapwa undefeated na si Sabriel Matias ang magiging IBF Super Lightweight Mandatory Challenger. Para kay Dadashev ay hindi lang ang pagkakataon na mapalaban sa championship title ang nakataya, kundi maging ang pangarap nito para sa kanyang mag-ina na nais itong dalhin sa Amerika para doon na manirahan. Kung sakaling ang magtuloy-tuloy ang magandang karir ni Dadashev, ay hindi na mahirap para sa kanya na ibigay ang pangangailangan ng kanyang mag-ina. Kaya naman gagawin niya ang lahat para sa mga ito kahit pabuhay niya ang maging kapalit. Haharap si Dadashev sa pinakamahirap at delikadong laban kung saan makakasagupa nito ang kapwa undefeated at knockout artist na si Sabriel Matias. May record si Dadashev na 13 wins with 11 knockout, habang si Matias naman ay may record na 13 wins with 13 knockout. Pagdating naman sa knockout percentage ay lamang na lamang si Matias. Dito pa nga lamang ay makikita na may kalalagyan ang sino mang mapuruhan sa kanilang dalawa. Ayon pa nga sa commentator noon na si Timothy Bradley ay hindi na nga siya magugulat kung bumagsak si Dadashev sa mga unang round dahil sa punching power ni Matias at questionable din ang tibay ng panga ni Dadashev. Pagdating naman sa laban ay nagpakita ng tibay ng panga si Dadashev bago ito madisgrasya. Sa umpisa ng laban ay ginamit ni Dadashev ang kanyang footwork kung saan iniiwan-iwanan nito ng mga suntok si Matias. Dahil sa ganitong game plan ay hirap na hirap si Matias na kumonekta ng mga power punches. Sa umpisa naman ng round 3 ay naging mas agresibo na si Matias na nakakakonekta na ng mga kombinasyon habang humahabol sa depensa ni Dadashev. Habang si Dadashev naman ay patuloy sa kanyang game plan na bumato ng mga maraming jab sabay gagalaw sa kaliwa at kanan. Because you got one guy moving forward, letting his hands go every time he gets close, and you have the other guy boxing and catching. Naging maganda nga ang round na ito para kay Dadashev kung saan nagawa pa nitong makapag-open ng cut sa kanang mata ng kalaban. Pagdating sa round 4 ay patuloy ang paglamang ni Dadashev habang si Matias naman ay hindi makapag-set up ng mga suntok dahil sa mga jab na tumatama sa kanya. Habang papalapit na sa kalagitnaan ng laban ay unti-unti nang bumabagal ang mga paa ni Dadashev kung saan ay isasagawa na ni Matias ang mga kapagpatama sa ulo at sa katawan. Combination from Matias, by far his best round. There he goes again with the right hand to the belt line. And we'll close that gap to the inside. Oh, and there's a left hand. If he stays this course, he could be putting himself in position to potentially be... If he's going to be allowed to box. Habang patuloy sa pag-atras si Dadashev ay patuloy naman sa pagsugod si Matias at pagbira sa katawan para lalong manghina si Dadashev. There is Dre's card, 67-60. Trying to sweep to that belt line again.
That is where he has been up to Dadashev. There he goes again. Unti-unti na ding nawawala ang mga jab na aktibong pinakakawala ni Dadashev sa mga naunang rounds. The skill set and ability. And we're seeing that. Sa pagpapatuloy ng laban ay dumadami at bumibigat na ang mga suntok na tinatanggap ng Russian. Matias, 13-0, 13 knockouts. And it looks like a guy who hasn't lost, where you fight with just a certain level of confidence, yeah, belief in yourself. Right. And that matters. That matters right. A lot. The ref keeps saying, get off the head. What he's saying is... Pagpasok ng round 9 na napag-desisyonan ni Dadashev na makipagpalitan ng mga power punches at makipagdikdikan dahil alam na nito na lumalamang na sa kanya ang kalaban na naging dahilan naman para lalo itong mapuruhan. Is going to be my night. That's the body language that I see from Matias. Buddy McGirt told me, you need to throw more punches, not one shot at a time. You gotta chop them down and keep turning. The body work just continues. Matias has Dadashev fighting his fight. He wants Dadashev to sit in front of him. This is what the Dadashev camp was worried about. Bishop left him to the body from Matias. Excellent round for Sabriel Matias. Pagdating sa corner ay mapapansin na tila pagod na si Dadashev kung saan makikitang kinakapos na din ito sa hangin. Nagtuloy-tuloy pa nga ang parusa na tinamo ni Dadashev hanggang round 11 dahil sa pakikipagdikdikan nito kay Matias. They don't have the physicality or the physical conditioning and they take away your punching power. It's the kryptonite of every fighter. He's tired, he's exhausted, he's trying to dig down deep and he's going down. Vicious combo right there from Matias. Separation and he fills it with a combination. Oh, there's what Matias is doing. He's taking some power off to get himself in position and then he unloads with the power. Veteran referee, that's right. And Matias gets right back to work in the kitchen. Another left hand digging with uppercut. Sensational call. There's going to have to stop for another tape issue. Oh, ooh. Another big shot comes in. He is hurt here at the end of 11. Pagkatapos nga ng round 11 ay makikitang wala na ito sa tamang kondisyon kung saan napansin agad ito ng kanyang trainer na si Buddy McGirt. Agad nitong kinausap si Dadashev at nagmamakaawa na ipahinto na ang laban dahil sa napakarami na nitong tinamong suntok at mas lalala pa nga ito kapag ipinagpatuloy pa niya ang bakbakan. Bagay naman na hindi sinang-ayunan ng mandiragmang Ruso. Sa kabila pa ng pagtanggi ni Dadashev na sumuko ay nanaig pa din ang pag-aalala sa kanya ng kanyang trainer. Please Max, please let me do this, okay? Okay, look at me. Please. Please, you're gonna hit too much, Max. If I don't, they're gonna do it. You understand me? If I don't, the referee's gonna do it. Please. Please, Max. Come on, Max, please. Hindi naman nagdalawang isip si McGirt na ipahinto ang laban dahil sa labis na pag-aalala nito sa kanyang alaga at para masagip na din ito sa posibleng kapahamakan. Matapos ng laban ay nakaramdam na ng matinding pagkahilo si Dadashev at nagsuka pa ito habang papunta pa lamang sa dressing room. Agad naman siyang isinugot sa ospital at isinailalim sa induced coma para mapigilan ang pamamaga sa kanyang utak. Subalit matapos lamang ang 4 na araw ay binawian na din agad ito ng buhay. Sadyang ang naging mabagsik ang panahon para kay Dadashev na sa isang iglap lamang ay nawala na ang lahat para sa kanyang pamilya. Bago tayo magpatuloy mga idol ay kung naghahanap ka ng pwedeng tayaan sa lahat ng sports lalong-lalo na sa boxing ay nandyan ang 1xBet. Madali lang naman sumali dito. Gamitin lang ang link sa baba at ang promo code na SportPH o PH Sport para makakuha ng up to 7k bonus. Balik tayo sa video mga idol. Sa pagkakataong ito ay masasabing aksidente ang brutal na nangyari sa kanya dahil wala namang nakitang kapabayaan sa mga opisyales sa trainer nito habang malinis naman ang laro ng kanyang kalaban. Dahil sa nangyari ay sadyang napakadelikado ng pagbuboxing kung saan anumang oras ay pwede kang bawian ng buhay. Samantala nagtuloy-tuloy naman ang karyer ng katunggali nito na si Sabriel Matias na sa kasalukuyan ay may record na 19 wins with 1 loss at lahat ng panalo nito ay galing sa knockout. Nito nga lamang Pebrero ay nakuha nito ang bakanteng IBF Super Lightweight title nang tapusin nito ang undefeated record ni Jeremias Ponce.